Yes, meron akong 45 minutes para i-explain sa inyo kung ano ang pwede natin gawin dito sa MS Word. Okay? So, basic lang to para sa mga friendship natin na gusto magkaroon ng idea kung paano gamitin ang MS Word. Marami na rin akong ginawang tutorial pero gusto kong mapaliwanag ulit ng mabuti talaga kasi yung ibang tutorial ko parang malabo. Okay? So, yung mga basic lang sa MS Word, kung paano mag-save, kung paano mag-print at kung paano mag type, mag-text, okay? Ito na mga friendship, no? Siyempre, i-type natin dito WORD. Ayan. So pag lumabas na 'yan, double click niyo lang gamit ang inyong mouse. At 'yan, pag lumabas na, click niyo yung mouse pointer niyo dito. And then punta kayo sa new and blank document. Okay, so dito na. Ito yung Microsoft Word 2000. Check natin 2000. Asan na yan? Okay, ba't wala? Check natin yung ano niya. Account. Okay, 2019. Okay? So, Microsoft Office Professional 2019. Okay? Yan po yung aking ginagamit. Oh, mga friendship. Ano nakikita nyo dito? Meron tayo bar, tab, menu. Okay? So, meron tayong file, home, insert, design, layout, preference, mail, review, view, and help. So, mabilis lang tayo. Dito lang muna tayo sa file. Ano meron sa file? Dito ay merong home, new, open. Okay? Open. Pag gusto nyo mag-open ng mga, for example, meron tayong recent na ginawa dito. Ito mga to, pwede nyo i-open. Pag gusto nyo i-open yan, ang gagawin nyo lang is punta kayo sa, ano, file, and then, lalabas na yan. So, i-click nyo lang kung saan yung gusto nyo i-open. Kagaya nitong Diamante. Ayan. So, click mo. Antayin mo lang. Tapos, mag-open na siya. Ayan. So, ito yung Diamante lyrics, no? Ng aking ginawang kanta. Now, punta rin tayo sa file. Meron tayong, ano, save as. Kung gusto nyo i-save yung file, dito kayo sa file. Okay? And then, save as. Okay? Save as. Depende sa inyo kung saan nyo gustong i-save. Pwede sa this PC. Nalabas yan. Pwede namang browse. Pag sa browse, ayan, i-click nyo lang. Medyo mo, naghahang na yung aking laptop. Kailangan na siguro mag-delete. Marami na kasing files to sobra. Ayan. So, dito mga friendship, pwede kayong gumawa ng, pwede nyo i-save siya sa desktop, sa documents, or sa download. Depende sa inyo. So, kalimitan naman sa atin sa documents. And then, new. Gawa kayo ng folder, new. Click nyo lang yung new. Sabay, i-type nyo na yan. Habang naka-blue pa, pwede nyo na i-type. My, lagay natin, example file. Yan, sa example file, double-click nyo lang yan. Tutok yung mouse pointer. At ito, pwede nyo lang i-save. Okay? So, depende sa'yo. Pwede nyo palitan din to by i-highlight nyo lang. At palitan nyo ng pangalan, then save. Okay? Ganun lang mga friendship, kadali. Now, so balik tayo. Kung gusto nyo maggawa ng blank documents, file ulit, then new. Okay? And blank documents. Okay. Now, so nandito na tayo. Nakikita nyo nagbiblink-blink yan? Nagbiblink-blink yan kasi ready na yan. So, pwede na tayo mag-type. For example, God gave me you. Ayan. So, meron tayong God gave me you. Ngayon, medyo malabo kasi maliit yung font. Kung gusto nyo palakihin yan, i-highlight nyo lang. Ayan. Simula sa nagbiblink, hold nyo yung mouse nyo, yung left button of your mouse, and then drag it to the left. Okay? Ganito mga friendship ha. Ayan. Hanggang, tapos, pag yan ay nag-highlight na, pwede nyo nang i-change ang font style. Paano? Punta kayo sa home, hanapin nyo yung font, and then, font size. Ayan. Habang ina-adjust nyo yan, lumalaki na yan. Okay? Pwede namang, may isa pang pwede gawin tayo, option. Ito. Meron tayong increase and decrease. Okay? So, pwede nyong gamitin yung increase, pwede nyong decrease. Yan. Okay? Yun ang pagpalit ng font size. Font style naman, mga friendship. Ito. Panatiliing naka-highlights. No? Kasi hindi yan mag- babago pag hindi nyo i-highlight. So, highlights lagi. Then, punta ulit sa home. And then, font. And, font size. Okay? So, dito, habang pinapalitan nyo yung hinahanap nyo yung font size nyo, ay nagpapalit din yan. Okay? So, pansin nyo, no? Iba na siya. Next,
gusto nyo yung gawing bold, ayan, italic, lagyan ng underline, ayan, ito, dito lang yan sa font pa rin, sa loob ng font. Now, to change the color of your font, punta kayo dito or text dito sa may, ano, font color, ayan, so, siyempre, panatiliin naka-highlights, ayan, so, green na siya. So, kung gusto nyo yung palitan ng text effects, ayan, pwede rin. Okay. And then, font, text, highlight, color. Ayan. So, ganun lang siya. Kadali mga friendship. Walang kahirap-hirap. No? So, yun. Now, eh, gusto nyong gitna. Ilagay sa gitna. Punta kayo sa paragraph. Sa home pa rin yan. Paragraph. And then, center. Or control E sa inyong keyboard. Or, balik dito sa align left. Ito naman sa align right. Ito yung mga basic lang mga friendship, no? Yan. Next. Ano sunod na pwede natin gawin dito? Okay. Ang susunod na pwede natin gawin dito ay kung gusto nyo lagyan ng bullets. Ayan. Okay. Meron siyang bilog dito. Kung gusto nyo tanggalin, eh, punta lang kayo dito sa bullets again at none. Okay? So, mawawala na siya. Kung number naman, for example, meron tayong God give me 1, 2, 3. Ayan. Meron tayong ganyan. I-highlight natin yan. Pasunod para sa numbering. Click nyo lang yung number. And then, saan na yun? Ito. Ay, sorry. Ba't hindi siya nag-number? Anong nangyari? Alam ko dapat automatic yan. May number yan eh. Sorry. Ayan. Ganyan, mga friendship, no? So, palakihin nyo lang ulit. So, meron na siyang number. Kailangan ay wala pala yung highlights. Okay? So, 1, 2, 3. Okay? So, ganun lang mga friendship para hindi kayo mahirapan. Ay, ano kung... Ay, Control Z. Yan. Pag nagkamali kayo, Control Z, ha? Control Z sa inyong keyboard. So, now, itry natin na paramihin natin to. Copy and then paste. Paste. Ayan. So, automatic siya, no? Nagdadagdag yung number. Ayan. So, kung ilang yung ilagay mo dito, the dummy, automatic meron na siyang number. Okay? Ganun lang siya, kadali mga friendship. Ganun lang yung basic dito sa MS Word. Okay? Doon sa mga first time. Ganun lang, yun lang naman eh. For example, pinagawa ko yun ng letter ng boss nyo. Ang basic lang naman, palitan yung font, palitan yung font size, palitan yung font. Yan yung basic lang eh. Tapos, ito lang, ito nga yung margin alignment, yung left, center, and ayan, meron tayong justify, meron tayong left, right, and left and center. Ganun lang yung mga basic na. So, sa resume naman, pag gusto nyo yung maglagay ng picture, for example, insert lang yan dito sa insert, and insert picture. Siguruhin nyo na meron kayong picture sa inyong device. Okay? So, this device. Ayan, for example, kung saan nakasave, siguruhin nyo kung saan nakasave yung picture nyo. For example, dito sa logo, kunwari, ito lang. So, double-click nyo lang yan. So, meron na kayong picture. Pero, pansin nyo mga friendship, hindi nyo basta-basta ma-move yan. Diba? Ayan, para ma-move nyo mabuti yan, click nyo yung picture, right-click, and then punta kayo sa wrap text, and top-bottom, o behind the text. So, behind the text, ayan, pwede mong behind siya sa text. Or, pwede rin gawin mo sa top siya ng text. Okay? Click mo lang, and then, right-click ulit. Click mo yung picture. But hindi na, but ayaw na. Wait lang. Okay. Control-Z. Control-Z, yan. Pag hindi, Control-Z lang kayo. Undo, okay? And then, wrap text. Meron tayo ditong true, or depende sa inyo, try nyo, or in front of the text. So, ito in front of the text. Yan. So, depende sa inyo, mga friendship, no, kung anong gusto nyo. So, yun. Yun lang. Kasi yun lang mga basic naman. Tapos, pag-print nyan, mga friendship, file, and go to print. Ayan. So, siguruhin na ang printer ay naka-enable or nakasaksak. Dapat online yan. Nakalabas yan. And then, nakikita nyo ang preview niyan. Yan na yan. Kung ano yung nakikita nyo dito, yan pag-print niyan. Okay? So, yun lang. And then, print. Kung ilang copies, lagay nyo lang dito. Okay?
Yun yung basic mga friendship, napakadali lang ang basic gamitin ng MS Word. So at least ngayon meron na kayong idea kung paano siya gamitin sa mga first time, okay? And please guys, don't forget to subscribe, share yung mga videos natin para marami tayong matulungan ng mga friendship na gustong matuto tungkol sa MS Word, okay? At huwag kalimutang i-subscribe yung ibang channel ko. Meron pa akong dalawang channel, yung personal vlog at yung music vlog. So, that will be all for today. See you on my next vlog, on my next tutorial. Bye-bye!